Maganda, Gabi Meme. Oh, magkakwento ulit tayo ng libro, ng kwento. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay, naku, ang pula ng mata ko. Ay, naku, ang pula ng mata ko. Kwento ni Luis Gatmaitan. Kwento ni Luis Gatmaitan. Guhit ni Jason Moss. Guhit ni Jason Moss. Mga bata, nangyari na ba sa inyo ang tuksuhin at pandirihan ng mga kaklase? Ganyan ang karaniwang nangyayari kapag nalaman nila na may sore eyes tayo. Kawawa ang nagiging itsura ng ating mata. Pulang-pula, nagluluha at nagmumuta. Sa ating kwento, ang batang si Tricia ay nagka-sore eyes. Oh, kapangalan mo, si Tricia! Nagising na lang siya isang umaga na hirap dumilat ang kanang mata. Sir Ice, anong gagawin niya? Paano niya may iwasang mahawaan ng iba? Magmasa na tayo para malaman natin. Tinatamad na inabot ni Tricia ang alarm clock. Pinindot para patigilin ang tunog na nakakairita sa tenga. Sa isip-isip niya, alas 6 na. Oras na para gumising at maghanda para sa eskwela. Tricia! Tricia! Aba! Bangon na anak! Gising ng nanay niya. Tatanghaliin ka! Sabad pa ni Lola. Sa kusina, naririnig ni Tricia ang kumakaskas na si Yancy ng kawali. Naamoy na rin niya ang pritong daing at sinangag. Naririnig din niya ang pagtitimpla ng kape ng mga matatanda. Sa banyo, panay na ang buhos ng tubig ni Kuya Patrick. Mas maaga itong nagigising kay Tricia. Kahit inaantok pa, pilit idinilat ni Tricia ang mga mata. Pero teka, bakit isang mata lang niya ang dumilat? Naiwan yung kabila. Biglang napabalik pa si Tricia. Pinilit idilat ang isa pa. Kaso ayaw. Magkadikit ang talukap at pilit mata niya. Na paano? Sumigaw si Tricia. Nanay! Nagmamadaling sumugod sa kwarto na ni Tricia si Nanay Tessie. Bakit Tricia? Ano nangyari sa'yo? Nanay, ayaw dumilit ng isang mata ko. Tingnan mo, oh, nakapikit. Naiiyak na sabi ni Tricia. Tiningnang mabuti ni Nanay Tessie ang namamagang mata. Nako, anak, matindi ang pagmumuta ng mata mo. Kaya nagkadikit ang mga pilik mata mo. Sore eyes yata yan. Nanlambot si Tricia sa narinig. Paano ngayon siya papasok sa eskwela? Baka pauwin lang siya ng teacher niya. Naalala niya bigla si Boyet, ang kaklase niya nagka-sore eyes, at kung paanong ayaw nilang lapitan ito sa takot na mahawa. At saka, paano kung tuksuhin siya? Naku, may sore eyes si Tricia, bilasa ang mata. Anunsyon niyang Kuya Patrick niya sa buong bahay. Baka tayo mahawa. Natapon ang iniinom na kape ng mga matatanda na kasalo ng tatay niya sa mesa. Agad pumunta kay Tricia sina Lola Ada, Lolo Bayani at Tatay Bong. Kanya-kanya silang bigay ng payo. Sir Ice, baka mo? Hinamusan ang ihi para mawala ang pamamaga, payo ni Lolo Bayani. Mas mainam kung papatakan ang gatas ang ina, payo ni Lola Ada. Huwag kayong makikipagtitigan kay Tricia, baka kayo'y mahawa. Gayon naman ang sabi ni Tatay Bong. Napasimangot si Tricia sa narinig, parang maiiyak. Kayo talaga? Niloloko niyo pa si Tricia? Natatawang sagot ni Nanay Tessie. Lolo, baka pumanghi ang mukha ng apo niyo kapag hinilamusan ng ihi. Lola, huwag niyo nang ihati sa gatas ng mga sanggol ang mata ni Tricia. At ikaw, Bong, binibiro mo pa ang bunso mo. Huwag ka mag-alala, anak, at papatakan natin ng gamot ang mata mo. Gagaling din yan. Konting tiis lang muna, sabi ni Tatay Bong,
na ngayon ay seryoso na. Namoblema si Trisha kung paano papasok sa eskwela. Pagang nakikita na niya ang mga eksena sa eskwela, bubuskayin siya ng lahat. Lalayuan na parang hindi siya naligo. Kaya ba niya yun? Parang kailan lang siya ang nangungunang mambuska sa kaklaseng dinapuan ng Sir Ice. Wala palang pwera sa Sir Ice. Sa harap ng salamin, nag-isip ng paraan si Trisha para itago ang kanyang namumulang mata. Ilulugay ko itong buhok ko sa gawing kaliwa, pati ang mahaba kong bangs, para matakpan ang kaliwa kong mata. Itong kanang mata ay naman ay hindi namumula. Ay, hindi bagay, para akong mangkukulan. Lagyan ko kaya ng benda ang isang mata ko, kunwari ay nasugatan. Ni, para akong pirata. Ano kayang magsuot ako ng magandang sombrero, yung malapad, para matakpan ang noo ko? Hindi pwede, tiyak na magtataka mga kaklase ko. Ano kayang magandang remedyo? O anak, ingatan mo ang sage mo ha, bilin ng kanyang ina. Suyang-suya si Trisha habang pasakay ng school bus. Halatang halata tuloy na may Sir Aisha. Sino maniniwalang nasisilaw lang siya sa araw ay kasalukuyang umaambon. Nandi Santiago, pwede bang patawi? Buska ng kanyang Kuya Patrick. Sa eskwela, pinayagan si Trisha na kumuha ng eksamen ng kanyang teacher. Pagkatapos ay, pinayuhan siya magpahinga na lamang sa bahay hanggang sa gumaling. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niyang pinag-uusapan siya ng mga estudyante roon. Pustahan tayo, may Sir Ice ang batang yan, kaya naka-shades. Oo naman, ang sabi ko nga. Ang batang naka-shades, asahan mo, bilasa ang mata. Ikunento niya kay Nanay Tessie ang naging reaksyon ng mga kaklase niya. Nagsilayuan ang mga ito nang malamang may Sir Ice siya. Alam mo kasi, Trisha, madaling makahawa ang Sir Ice. Lahat ng bagay na hawakan mo ay pwedeng pagsimulan, sabi ni Nanay Tessie. Paano po yun, Nay? Tanong ni Trisha. Kunwari, nakusot mo ang mata mo nang di sinasadya. Kumapit na sa kamay mo ang mikrobyo. Kung naipahid mo ito sa tuwalya, titira doon ang mikrobyo. Eh kung aksidenteng nahawakan nila ang tuwalyang yun, at pagkatapos ay nakusot nila ang kanilang kamay, tiyak, nahawa na sila. Ay, ganun po ba? Ibig sabihin, may nahawakan ako na madumi? Oo, kaya dapat mag-ingat ka sa mga bagay na hawakan mo. Kapag may Sir Ice, ang dapat ay lagi kang maghuhugas daw ng kamay. Mahawakan mo man o hindi ang mata mo, hindi mo maikalat sa ibang mikrobyo. Anong dapat gawin para hindi kumalat yung hindi ka magkaroon ng Sir Ice? Oh, maghugas ng kamay. Eh, mahahawaan po ba ang kalumang mata ko ng kanang mata ko? Pangungulit pa ni Trisha. Depende. Kung ikukusot mo sa kabilang mata, ang daliging ipinangsalat mo sa matang may Sir Ice. Ay, oo nga pala. Maghuhugas po ako ng kamay. Palagi para isang mata ko lang ang may Sir Ice. Ang hirap po kasi ng may Sir Ice, Nanay. Parang may buhangin sa loob. Maya-maya, pumasok si Kuya Patrick sa kwarto ni Trisha. May kailangan siya sa kanyang nanay. Nang makita nito ang namumulang mata ni Trisha, agad itong nagpanik. Ay, Trisha, may Sir Ice ka nga pala. Huwag mo akong titigan. Ayoko magka-Sir Ice. Hiyaw ni Patrick na nagmamadaling tumakbo. Naku, Kuya, mali ka. Hindi nakakahawa ang Sir Ice kapag tititigan lang. Halika dito. Ikikwento ko sa iyo yung kanento ni nanay sa akin. Basta't lagi kang maghuhugas ng kamay, hindi ka magkaka-Sir Ice. Nang hapong yun, dala na ni tatay ang gamot pamatak sa mata. Inalog-alog muna niya ang maliit na botelya. Tapos ay hinatak pataas ang talukap ng mata upang mailagay na ang gamot. Tingin sa taas, isa, dalawa, tatlong patak. Lumabong saglit ang paningin ni Trisha.
Tapos marahan niyang pinaglaro sa lawa ng mata ang likidong ipinatak. Iniiwasang matapon ito. Tapos ay dahan-dahan niyang ikinukap ang mga mata. Okay ba ang pakiramdam mo, anak? Opo, malamig pala yan sa mata at mahapdi ng konti. Siguro ganito ang ipinapatak sa mata ng artista para maiyak sa TV, sagot ni Tricia. Hindi lamang minsan kundi maraming beses ka pa namin papatakan ng gamot sa mata hanggang mawala ang pamumula, paalala ng kanyang tatay. Kinabukasan, nang magising si Tricia, agad niyang pinakiramdaman ang kanyang mata, baka maiwang nakapikit uli yung isa. Pero sabay nang dumilat ang mga ito, at nang tingnan niya ito sa salamin, napansin niya parang nabawasan ang pamumula. Nagulat si Tricia nang biglang pumasok ang kanyang lolo at lola sa kwarto niya. Apo! May dala akong gatas ng ina. Hiningi ko sa ating kapitbahay na si Aling Ason. Nakakapanganak lang, pamatak sa mata, bungad ni Lola Ada. Ako rin na po. May nakulekta na akong ihi ni Patrick parang pamahid sa iyong mata. Sunod naman ni Lolo Bayani. Salamat po, Lolo at Lola. Pero hindi ko na po kailangan ng mga iyan. May ipinapatak na pong gamot si tatay. Gagaling na po ako. At saka nga pala, naghugas na po ba kayo ng inyong kamay? Nagkatinginan si na Lolo Bayani at si Lolo Ada. O Maymay, pag may sore eyes ka, ano daw nangyayari sa mata mo? Hindi, ano nangyayari sa mata mo pag may sore eyes ka? Anong itsura ng mata? Namumula. Tapos, hindi mo mamulat. Saka, madaming muta. O, anong gagawin mo para hindi ka magka-sore eyes? Huhugas ng kamay. O, bakit ka maghuhugas ng kamay? Para wala na. Ang alin? Mikrobyo. Yung mikrobyo. O.